Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. So ngayong araw na to, no, i-review natin yung Kevlar TX 400 natin. So ito yung nilabas ni Kevlar na TX series, no, na powered amplifier. So ito siya, no. So anuin natin yan guys, itatry natin siya. So for the meantime, i-demo muna natin siya. So nahiram natin yung power amplifier na to kay Bro Raymond Gese. So big shout out sa iyo, Bro Raymond Gese. So kasama natin yan, no, sa licensed sounds industry si Sir Raymond Gese. So big shout out sa iyo. So yan, no, sa mga nagtatanong, no, sa ano ko, sa subscribe ko. So kung balak ko daw palitan, so balak ko guys sa palitan ng power amp gaya nito or mga ibang model ng Kevlar power amplifier. So for the meantime, yung 5-0 muna yung ginagamit ko, no, dahil nga sa wala pang event, kaya nahiram muna natin to kay Sir Raymond Gese, no. So ayan, sa mga bago pa lang dito sa YouTube channel ko, so kung di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. Palike na rin po yung video and pag-i-rin na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ina-upload ko. So yan, samahan nyo ko, i-review natin ang Kevlar TX 400. Peace! Ito yung Kevlar TX 400 natin, no. So ayan, naglabas si Kevlar ng mga magagandang mga power amplifier guys, no. Gaya nito na TX 400. So may ano na siya, may built-in crossover na siya, no. So ayan, kung makikita niyo dito sa harap niya, ito siya. May nakalagay na crossover. So ito yung ano niya, yung volume niya. And then may on and off switch. So yan, per channel ito yung volume nila, no. So yan siya. So i-anoin ko lang guys, itatalikod ko lang, no. So yan guys, nakabaliktad na siya, no. So mostly sa mga power amplifier, so may mga cooling pan yan, no, para just in case na maghapon yung event or magdamagan, so may nakasuporta na cooling system yung mga power amplifier natin, no. So ayan, and then meron siyang XLR input, channel A, channel B. So ito yung ano natin, no, yung kailangan dito is female XLR yung ini-input mo, no. So ito siya, and then kung maglilink ka naman, so ito yung ano niya, no, yung XLR output niya, no. Ito siya. And then ito guys yung may built-in crossover siya. So ito yung knob niya, no, sa crossover from 60 Hz to 250 Hz. So yan. And then meron siyang ground yung volt niya, no, and then low pass filter and high pass filter. So meron siya, and then meron din siyang stereo, parallel and bridge button, no. And then meron siyang speak on para sa mga ano natin, no, sa mga speaker na ililink mo dito. Then yung terminal ano niya, so as usual sa mga basic amplifier, so alam na natin to, no, yung mga terminal niya, no. And then may reset button siya. So ito yung likod ng Kevlar TX 400 natin, no.
ayan guys, ito yung ano natin, yung setup natin, no? Bali, subwoofer lang yung itetest natin. So, naka-stereo mode tayo sa power amplifier natin, no? So, ayan. Then, nasa yung setup natin sa mixer is nasa left and right, no? So, ayan. And then, yung equalizer natin sa mixer is nasa 12 o'clock lang. And then, yung sa volume natin sa power amp is nakatodo na, no? So, fix na yan, guys. So, bali, mag-adjust lang tayo dito. So, ayan. Yung subscoop natin, no? So, isa soundcheck na natin. Gamit lang kayong earphones o headphones, guys, no? Para ma-feel nyo yung bass natin, no? So, DJ Vidar, play the music. Try naman natin sa ibang music, no? So yan guys, no, hindi namin malakas, no, yung ano, yung kisame, no. So hanggang ano lang tayo, guys, hanggang nasa 1/4 lang na volume natin, no. So yun yung setup natin. So next vlog, guys, yung ibang sound check natin, no, sa mga subscoop natin, and then yung sa power amp, no. So yun yung ano natin, guys, no, sa sound check natin. So konti lang yung napakita ko sa inyong clip. So sa next vlog natin, guys, ito try natin yung parallel and bridge mono mode, no. So ito try natin sa power amp natin yan. So sa ano natin, guys, yung sa sound check natin ngayon sa subscoop. So hindi namin malakas, no, kasi masyado nang distorted yung ano, no, yung
sa nandito sa loob. So madami nang nagba-vibrate. So hindi ka mukha dun sa ano, mas malakas talaga yung hatak ng power amp sa integrated amp, no? Sa kung makikita niyo yung mga video ko, yung mga previous video ko sa mga subscope natin sa 502 concert, no? Yung amplifier natin. So iba yung hatak ng power amp natin sa integrated amp na 502, no? Kaya ganun guys, hindi natin talaga malakas yung sounds natin. So by the next vlog siguro guys, maano na natin yan. Ito try natin i-lakas yan or itodo sa labas ng bahay, no? So abangan nyo yan guys. Stay tuned lang kayo dito sa channel ko. So sa mga bago pa lang dito sa channel ko, no? So kung di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. Palike na rin po yung video. And pag-ring na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ina-upload ko, no? So yan, hanggang dito na lang. Kasama ko si DJ Vidar. Yan. So yan guys, no? Hanggang dito na lang yung vlog natin. So abangan nyo pa yung mga next vlog natin guys. Marami pa tayong iba-vlog about sa power amp natin, no? So hanggang dito na lang. Stay tuned lang kayo guys. Peace!